Sinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na nagkatawang tao ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maligayang bati po sa dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Ating itinatampok ang buhay at kabanalan ng mahal na Birhen Maria. Siya'y nagsisilbing pintuan ng pagbagtas natin sa panibagong buhay pagkat siya ang nagsilbing pintuan ng ang Diyos ay magkatawang tao at mapasapiling natin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasati natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan na nagsilbing hadlang sa pagbagtas natin sa panibagong buhay. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lumay kamayaman sa mga taong kinalulungan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan. Tamawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanluklok sa kanan ng Ama. Lamang ang banal, ikaw lamang, O Jesucristo, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa magitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po na. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ng Panginoon, Abraham, huwag kang matatakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, ika'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoon, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak. Kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Nilingap ng Panginoon si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng lalaki, bagamat matanda na noon si Abraham. Isaak ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ang salita ng Diyos. At sa Diyos. Dapat ng Diyos itong Panginoon ay pasalamatan
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubi ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa Panginoon, dapat ay magsaya. Siya ay hanapin ang Kanyang lakas, ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod niyang mahal. Ang Diyos na pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat at nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. At nang subuki ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaak bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaak magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaak at sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaak mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Amat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Magsipo po. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isa pong pinagpalang Pasko at nagpapanibagong taon. Batiin natin ang ating mga katabi, isang pinagpalang Pasko. Pinagpalang Pasko po. At nagpapanibagong taon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakapag New Year na po tayo noong December 3, yung unang araw ng Linggo ng Adbyento. Yung pong bagong taon ay nasa kalendaryo na nasa inyong paladindingan. Pero sa buhay natin bilang Kristiyano, yung panahon ng Adbyento, yun ang unang bahagi ng ating liturgical year. Kaya naman po, isa sa magandang at very relevant na ang pagpapasinaya natin sa taong nagbabago ay ang mahal na Birhen Maria. Inagadiwang po natin ngayon ang Solemnity of Mary, Mother of God. Pakibigkas natin muli, Solemnity of Mary, Mother of God. Sa wikang Griego, Theotokos. Pakibigkas natin muli, Theotokos. God bearer. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Sa ating pagpapanibago, walang napakagandang ehemplo o example na pagkukunan natin ng inspirasyon kundi ang mahal na Birhen Maria. Siya ang nag-welcome sa Diyos na nagkatawang tao sa kanyang sinapupunan. Kaya nakita natin yung sa Ebanghelyo yung pagdalaw ng mga pastol. Actually, ito po yung minisa natin noong Christmas Dawn Mass, yung misa sa pagbubukang liwayway. Kasi yung Midnight Mass ay Mass of the Angel, yung at Dawn Mass ay Mass of the Shepherd, then yung misa sa tanghali ay Mass of the Eternal Word, na kung saan ipinicture natin ang prologo ni St. John, that in the beginning was the Word, and the Word was made flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sana po, pinangangatawan natin ang pagka-Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Mahirap-hirap po yata ang isa buhay yun. Kasi ang tendency natin, selfishness. Puro pakabig. Puro pabilog. Umiikot lang sa ating ganang sarili, porkorsonada natin. Na para bagang hindi ito umaampiyas man lamang o natatalamsikan man lamang ang ating kapwa-tao. Kung talagang namumuhay ka sa grasya, ikaw ay hindi disgrasya sa iyong kapwa, kundi ikaw ay biyaya at pagbabiyaya sa iyong kapwa. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Kaya sinasabi rito, beginning the year with Mary. At nag-aanyaya po ang Santo Papa
na ito'y gawin nating World Day of Peace. Pakibigkas nating muli. World Day of Peace. Pandaigdigang araw ng kapayapaan. At ang magandang kapamaraanan para ipagdiwang ang araw ng kapayapaan, manahimik ka. Magdilay-nilay ka. Pag-isip-isipan mo yung buhay mo. Kung ito'y buhay ba ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat mataimtim, contemplative in action. Pakibigkas natin muli, contemplative in action. Ang ating pong buhay sa mga bakabagong mundo, hyperactive generation. Pakibigkas natin muli, hyperactive generation. Apurado! Lahat ay atat na atat na makamtan yun, maski mali, maski mapanganib, ay ang paalaala sa atin, maghinay-hinay, mag-isip-isip ka. Ano ba ang effect and side effects ng iyong mga pinaggagawa? Ito pa ay makabubuti sa iyo? Makabubuti ba sa kapwa-tao o makasasama? Ang marami sa atin ay dahan-dahang bigla. Pakibigas natin, dahan-dahang bigla. Kaya naman napapariwara ang buhay. Kung walang pag-iisip-isip, pagdidili-dili. Kaya hinahamon tayo to decipher the signs of the times as we travel our life to continuum, to continuity. At sabi natin, kung talagang ikaw ay umuunlad, nagbabago, mas lalo kang nagiging lovable and at the same time, life-giving. Nagbibigay kab ng buhay, ikay nagiging kaibig-ibig. Kaya nga, ang ating buhay, pagbabago, bagong taon, bagong buhay. Nakalagay dun sa mga paganong kapamaraanan, merong ipinaparada pang mga baby na nakalagay sa basket. Merong pang bagang yung lumang taon ay para bagang huklubang matanda na yung bata ay nagtatatalon-talon. Maliksi. Totoo, dapat kitang masigasig. Pero spirit-impelled existence. Pakibigkas natin muli. Spirit-impelled existence. Sinasaniban ng banal na espiritu katulad ni Maria at ni San Jose upang ang ating buhay ay buhay na ganap kasiyasiya. Puspos ng pagpapala, grasya sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay luluhod muli para sa pag nagrinig ninyo yung nagkatawang tao siya. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya. Magsilod po na. Lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, taglay ang pananalig sa Diyos na humirang sa atin, maging kabahagi ng Kristiyanong mag-anak at ng simbahan. Manalangin tayo para sa lahat ng mga mag-anak at bansa sa buong mundo. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa malaking mag-anak ng simbahan at ng sangkatauhan, naway ang lahat ng kanilang mga kasapi magtamasa ng kalinga nina Jesus, Maria at Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Pilipinong mag-anak, naway manatili silang nagkakaisa at nagkakasundo nang dahil sa kanilang pananampalatayang Kristiyano at sa tulong ng buong pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-anak na walang tahanan, naway pahalagahan ng kanilang mga kamag-anak ang pananampalataya, pagkakaisa, at katapatan sa relihiyon sa kabila ng mga kahirapan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa mga mag-anak na bago-bago pa lamang nabubuo ngayon, naway makatagpo sila ng inspirasyon sa banal na mag-anak ng Nazareth. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa ating mag-anak, naway maghari ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa sa atin, maging mapagpatawad at manatiling magkakabuklod sa di makasariling pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may malubha at permanenteng kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at kalinga ng lipunan at maitatag nawa ang mga institusyong nakalaan sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Atin din pong isama sa mga panalangin yung mga nag-aalakbay, yung mga nasa malalayong pook at bagkos, ipagdasal din natin yung mga taong inuusig, lalo na ang mga inuusig na Kristiyano, dahilan sa relihiyon, sa kanilang kalagayan sa buhay, ang kanilang kasarian, kulay, nawa po ay makasumpong sila ng suporta sa mga nagtataguyod ng katarungang panlipunan at kapayapaan sa kanilang komunidad, lalo na sa mga pook na may digmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang paanyaya po ng inang simbahan sa magitan ng Santo Papa, peace is tranquility of order. Nawa po, o Diyos naming Ama, pakinggan ang aming nagsusumamong pakiusap sa panalangin. Tulungan mo kaming ang aming buhay ay malaan sa paglingkod at magdala, gumawa ng kapayapaan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para po sa mga maghahandog ng sobre. Pakihulog na lamang po sa buslo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at pagkakaroon ng kaganapan ang tanan sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo. Maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa magitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag, nakapiling, dating kapiling mong ngayon naging kapwa namin, sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitumpok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala mong noong sangkatauhan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong espirito, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katekista, mga bata, mga kabataan, mga pamilya, at gayon din yung mga nagpo-promote ng family and life, maging yung social justice and peace, environmental concern, restorative justice, men and women in uniform. Nawa naman sila ay hindi maging sangkap sa digmaan. Bagkos ay talagang peacekeeping forces. At yung pong mga nasa public and government service, mga naglilingkuran sa hospitals, clinic, at maging yung nag-aasikaso sa mga nakatatanda, may kapansanan, mga may sakit sa ating maralitang tahanan. At maging yung pong mga iniluluhog nating samo at dalangin kay Santo Padre Pio, those people commended for our prayers and intentions, as well as yung nasa sitwasyon ng karalitaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, at gayon din ang lahat na mga pumanaw. Meron pong 115 na casualties sa paputok. Kaawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Juan Maria Vianney, San Juan Bautista, Santo Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, babibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan. Magbigayan kayo ng kapayapaan at solemnity of Mary's blessing sa isa't isa. Peace be with you. Si Hesukristo ay buhay. Noon pang mang nakaraan, siya rin sa kasalukuyan, siya pa rin ang magkakamtan at magpasawalang hanggan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako ang katawan ni Kristo. Amen. Just be hungered on high.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Manalangin tayo. Magsitayo po lahat. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalusalo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, puwanan ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ika-apat, para po sa patuloy na pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, ang misa po ng pagsalubong sa bagong taon mamaya ay sa ikawalo ng gabi. Wala pong misang panlinggo sa ika-anim ng gabi. Bukas naman po, unang araw ng Enero,
ay piyestang pangilin ng dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Ang mga banal na misa po ay sa ikapito at ikasampu ng umaga, ikalabing dalawa ng tanghali, ikalawa at ikalima ng hapon. Kayo pong lahat ay inanyayahang makisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sandibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay humihiling ng inyong panalangin, pagmamahal, tulong, donasyon sa proyekto ng Diocese of Buac. Ito po ay bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga matatanda at mga may karamdaman naming pari. Salamat po sa inyong panalangin, pagmamahal, donasyon, tulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bow your heads and ask for God's blessings. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili ng inyong ligtas sa kapahamakan ngayon at sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan
upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year po, Father.